Hi guys! Welcome back to my channel. So, ang tagal ko na kayong hindi nakikita. Tagal yun na rin akong hindi nakikita. So, na-miss ko kayo ng sobra-sobra. So, ngayon ang gagawin natin is papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Usually, kapag ka inaalagaan ko ng aking mga babies, ng aking mga doggies. So, ngayon pupunta tayo sa baba at papaliguan natin sila. Let's go! So ito na guys, ito ang aking papaliguan muna ng una, si Crystal. So sa mga nakikita sa kanya, di ba ang liit niya lang dati, yan, malaki na siya ngayon. And 7 months na po siya. And hindi pa naman po siya nag-meds. So hindi pa siya magiging pregnant soon. So ang pinapaligo sa kanila, ito guys. So nakapambahay lang po ako, huwag niyo na po akong husgahan. So ayan po, ang ginagamit ko, itong premium organic dog soap. Ayan po, Saint Roche o Saint Roche, ewan ko ng pronunciation niya. Pero yan siya, mabango siya guys. And hindi siya ano sa skin nila, hindi siya nangangati, hindi siya naiirita. Tapos after kong nilagyan ng shampoo, ito guys, ginagamit ko is yung Saint Roche din na organic conditioner. Hindi na ako nagsha-shampoo sa kanila kasi hindi naman nila kailangan. Mas kailangan nila yung conditioner. For me lang naman. So, ready ka na ba, Crystal? Apo! Oh, ready na daw siya. Ito guys, so ito ang way na pagpapaligo ko, diba? Iba na alawi ho. Wala lang pa cleavage. So, ito guys, isprinkle mo natin siya ng water. Nilagyan natin ng salt and pepper. Niluluto pala. So, ayun guys. Sprinkle lang ng water, huwag masyadong maano kasi ayaw nila yun. Pag mabilis mga man yung tubig, exit na to. Ayan o. Oh. Gusto nila yan ngayon kasi mainit ang panahon. Iniinom-inom niya pa o. Oh. Gusto nila yan ngayon yung medyo malamig-lamigan sila. Teka, lakasan natin ng konti. Kasi abutin tayo ng siyam-siyam kapag ko nilaksan ng kanila. Ayan, so sprinkle na lang natin dyan ng water. Okay ka lang dyan, Crystal. So ito yung ginamit ko yung box namin pang labahan. Para yung tubig, hindi na siya mapupuno pa. Diretso na siya sa labas. O yung chan mo naman. Okay. Okay ka lang ba? Hindi ka lang... Okay ka naman lang siya. Kasi dati guys, nung first time ko siyang piniliguan, stress na stress siya sa water. Pero ngayon, carry na sa kanya. Hindi na siya masyado masistress. Lalo na ngayon, gustong-gusto nilang maligo kasi mainit. Ito guys, ito na yung soap. Ang amoy niya parang lavender. Kaya mabango talaga siya. So kumakapit talaga sa balat nila. Tsaka maganda dito guys, bumubula talaga siya. Kasi sabi sa akin, maganda daw pag yung soap bumubula, hindi yung parang stagnant yung na walang ganap. Tsaka natatanggal talaga lahat ng mga dumi-dumi niya. Kasi minsan nahihigaan na niya yung mga pupo niya. Ayan, hindi ba? Willing na po siya magpasabon kasi dati ayaw niya po talaga. Tsaka nagpag-groom ako before and sabi, dapat daw madalas talagang kinoconditioner kasi daw yung kanyang mga buntot is nagbubuhol-buhol. Kaya yun ang sabi. Ang problema ko lang ngayon is itong sa mata nila parang medyo may brown and dahil daw yun sa pagluha-luha nila. Pinupunasan ko naman siya pero hindi na siya natatanggal. So sabi naman ng doktor, okay lang din naman daw yun. So patuloy pa din daw sa paglilinis ng kanilang ano, malapit sa mata. Next naman po is itong conditioner. So bibilisan ko na lang guys kasi nanginginig na ang ate mo. Baka maano naman siya sa lamig. Ayan, ayaw na niya. Lumabas. So i-shake-shake mo lang siyang ganyan. Hanggat lumabas. So ayan. Just a lather. Lather. Small amount lang. Yung masasaktong masasakop lang dyan sa katawan nila. Kasi matagal ko na itong ginagamit sa kanya, yung Saint Roche na conditioner. And effective naman talaga. Maganda yung tubo ng hair niya. Hindi siya yung may pachi-pache.
ang gusto nila pagka pinapaliguan talaga, minamassage-massage talaga silang ganyan. At kamot-kamot. Kami na-make sure ko rin guys na wala siyang mga lisa. May nilalagay akong gamot para kahit papano talagang sure na hindi siya magkakalisa. Ever. Hugas-hugas ng mga ano niya, private parts, para malinis. Para kung sakaling ready na siya to mingle, bonggang-bongga na. Diba? So ulit lang, sprinkle of water lang. Papaano ko muna sa kanya para hindi siya mag-ibla. Ayan. And after this, itatawid ko na siya. And naturally ko lang siya pinapadry. Hindi ko na siya binoblower kasi mabilis lang naman siyang matuyo. Basta may make sure ko lang na kahit papaano bago ko siya itanggalin sa tuwalya is kahit papaano semi-dry na siya para hindi na siya todong nanginginig. So ito na guys, tinatawag dry ko na siya. Medyo irritable siya sa tuwalya. Hindi ko alam kung irritable ba siya o gustong-gusto niya itong nakatuwalya siya para punasan ko na talaga siya ng todo-todo. Ayan. So sinesemi-dry ko lang siya and then after this, itatayo ko na siya dun sa may bandang yung may konting araw para siya na mismo yung magpapagpag sa sarili niya at matuyo siya naturally. Para di ba wala na rin effort sa pag-blower, ganyan. Basta mini-make sure ko lang na kahit papano tuyo na siya. Ayan guys, ito mo. Kaya hindi ako yung nag-aano sa kanya, siya na mismo yung gusto kong magpatuyo sa sarili. Diba? Saya. Dami-dami na raw to. Ayan. So sa dalawang aso ko, ito po yung pinakamalambing at pinaka-creamy. Si Crystal. Siguro dahil na rin po lumaki siya, lagay siya sa akin. 3 months pa lang ako na siya, kaya sobrang clingy niya. Ayan. So ito po yung itsura niya pagkatapos. Diba? Hindi mo akalain. Mukha siyang daga. Sobrang cute-cute niya po after. Kapag tuyo na talaga siya. Mamaya i-video ko yon kapag ka napagpag niya na ng todo yung sarili niya. So ito guys, medyo semi-dry na siya kahit na paano. So ang gagawin ko, itatali ko siya dito sa may gate kasi dito madalas yung may hangin and also medyo mainit lang very light kaya matutuyo talaga siya. Tsaka mahilig siya magpagpagpagpag on her own. So ito siya guys. Ito ang kanyang final look. Diba? Ang dunges. Pero mamaya, pagka medyo tuyo na siya, susuklayin ko siya and also yun, ipabrush ko siya ng very light. Tapos ito guys, ilagay ko ng pabango. May presyo pa. Ayan, yung Saint Rush na Mother Nature. Di ba puro Saint Rush yung gamit ko? So, kung nakita niyo po itong Saint Rush, maharangan po. Para sa mga alabyo ko. Opo. So, isispray ko siya dyan. Guys, ito ang kanyang scent, Mother Nature. So, kung narinig niya isa guys, maingay na rin siya. Ito yung kasama niya, si Cloud. Pero mamaya ko na siya papalikuan. So, spray ko siya dito sa likod. Hindi pa, para mabango siya. Tapos ako na rin. Char. So, ito, lagay ko na siya dito. So, Crystal, behave, okay? So, ayan guys. So, nakikita niyo na nakatali na siya. Ayan, yan. Gusto niya magpagpagpag na ng and all. Ayan, no? Naiirita po siya sa tali niya. Pero, okay lang yan. Yalaro lang talaga niya yan. Tapos, ang ginagawa ko is, bibigyan ko siya ng treat para talagang makita niya na naging good ang behavior niya kanina sa pagka-ligo ko sa kanya. So, kukunin ko lang yung treat. Sit. Sit. Stay. Stay. Good job. So, yan po. Ito po ang aking pinapakain sa kanya. Itong Jer High. So, strawberry flavor siya na may chicken. So, ito, gustong-gusto niya talaga to. Kasi baby pa lang siya. Ito na po talaga yung pinapakain ko sa kanya. So, yan po siya. So, dyan po natatapos ang aking vlog for today. Thank you so much po sa panonood. And of course, don't forget to like and share this video kapag nagustuhan niyo po talaga. So don't forget to subscribe and don't mind this na lang po.